na ang Philippine Ascals football team para sa AFC Asian Cup qualifier na gaganapin sa Mongolia sa susunod na linggo. Intense at high energy ang training ng koponan na nakabalik na sa wakas sa Rizal Memorial Field. Nagbabalik din si Thomas Dooley bilang head coach na dati na rin pinamunuan ng Ascals nang makapasok ito sa pinakaunang pagkakataon sa AFC Asian Cup noong 2019. We have a couple more days here. We have a little scrimmage, and then we go to Mongolia. And we have, like I said, we have how many days? 7-8 days to get to the first game. I can't wait. I'm happy to be back. Yeah. Kombinasyon ng mga veterano, newcomers at young players ang ipaparada ng Ascals sa Mongolia. Nagbabalik sa koponan ang Birmingham City goalkeeper na si Neil Etheridge. It's been a long, long time. The pandemic's kept me away. I'm very happy to be back. Ang sikat na Pinoy Ganayan player na si Jeff Tabinas na defender sa J2 League sa Japan ay maglalaro rin para sa Pilipinas. I like to be here, so I get this opportunity, and then it's good that I can represent this country. Haharapin ang Ascals ang Yemen sa June 8. Maraming salamat. Samantala, back to normal na ang kompetisyon sa PBA matapos i-anunsyo ng Board of Governors na 3-conference format na ang gaganapin ngayong 47th season. Magsisimula ang Philippine Cup ngayong linggo sa Araneta Coliseum. Nasusundan naman ng Commissioner's Cup at Governor's Cup hanggang 2023. Our primary purpose to see to it that this season has 3 conferences and that we will have a strong season that will bring back everybody to where it was during the normal times. May pasaring naman si PBA Chairman Ricky Vargas sa umunoy poaching ng mga PBA players para maglaro sa ibang bansa. There are many ways to address this. One is signing an agreement with them with the league itself. With the league and second, to get to know who the poachers are and be able to talk to the poachers and see how sincere they are in bringing in the players. I wish that some of our players begin to think that this is their home. Pinaplansya na ngayon ng PBA ang pagpasok sa East Asia Super League para maging formal ang paglalaro ng Pinoy players bilang isang koponan sa Asia. Diane Castillejo, ABS-CBN News.